Sa araw-araw nating pakikibaka, espada ng orasan ang pinakamahirap na kalaban. Bawat isa sa atin, bata man o matanda, may oras na pinaglalaanan. Ito may oras ng pagpasok, oras para magtrabaho, at oras ng deadline. Iba-iba ang pinaggagamitan natin ng oras, pero isa lang ang tiyak. May hinahabol tayong deadline. Paano kaya kung ang mismo kalikasan ay may deadline rin? Posible pa kaya nating mahabol ito? Taon-taon, binabagyo ang Pilipinas. Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Himnamnok. Wala pa rin senyales, natitigil, anumang oras, ito napakalakas na ulan. Taon-taon ding sandamakmak ang inaanod na basura sa baybayang dagat mula sa iba't ibang lugar. Nasa 6 na umaga, ang mga basura inaanod sa sea. Nakikita niyo ngayon ang mga waste fighter. Oh my God! Enero ng taong 2019, nagsagawa ng programa ang DENR ng Manila Bay Rehabilitation. Tinawag nila itong Beach Nourishment o Coastal Enhancement sa Manila Bay Walk Area. Agosto ng 2020, nabigyan ng permit ang Philippine Mining Service na dalhin ang tinagtad na dolomite mula sa Alcoy, Cebu patungo ng Maynila. Ngunit, sa kalagitnaan ng proyekto, may napansing kakaiba. Nang inspeksyonin ang seabed sa Barangay Pugalo, Alcoy, Cebu, nakitaan ng heavy siltation at pagkasira ng marine ecosystem ang lugar. Ito ay dulot ng mga nalaglag na dolomite habang ikinakarga ang mga ito patungong Maynila. Isang dolomite beach sa beautification project ng Administrasyong Duterte. Isa itong hakbang upang mapangalagaan at maiwasan ang pagtapo ng basura sa lugar. Pero sapat nga ba ito o band-aid solution lang? Well, again, it's a band-aid solution. Kasi alam naman natin na Manila Bay is also one of the most polluted areas na sa Pilipinas. In the long run, hindi siya maganda rin. Because yun nga, yung import. In fact, sabi nila yun sa mga scientists, ito yung invasive species. Kasi hindi naman talaga dolomite dun sa area. And then suddenly, import ka ng dolomite. So baka may effect dun sa biodiversity dun sa lugar. So yung gasto sana ng gobyerno in terms of bringing dolomite in sa beach, gamitin na lang sana to really rehabilitate yung coral reefs ng Manila Bay. Sa taong 2030, kinakailangan ng mapigilan ang pagtaas ng temperatura ng mundo sa pamamagitan ng pagbawas ng greenhouse gas emission. Kung hindi ito magagawa, magiging irreversible ang climate change. Malalaking bansa ang inaasahang manguna sa pagbawas ng carbon emission sa ating mundo, sapagkat sa taong 2030 ay makakaranas tayo ng irreversible effect sa klima. Well, bagamat ang focus is yung mga first world countries, yung mga developed countries, kasi sila naman talaga yung pinakamalaki. Simulan na natin na mag-full transition into renewable energy. Kung maaari sana by 2030, we phase out na yung carbon-based energy. Although, syempre, gradual ito kasi kakaroon tayo ng mga brownouts kung bigla na lang isasara yung coal plants. So that's one. Second, of course, transportation. Private vehicles. Mahilig tayo kasi sa mga sasakyan. Pamilya dito, dalawa-dalawa kotse kung meron. That's why grabe rin yung traffic. So, we need to improve yung public. Isa sa pinagtuunan ng pansin ng Pasig River Rehabilitation Commission ay ang estero ni Magdalena. Daluyan ng tubig kung may tuturing, ngunit dinabunan na ito ng pagkakapal-kapal ng mga dumi ng tao. Taong 2019, nagkaroon ng clean-up drive ang DENR sa mga estero at mga creeks.
nagsanib puwersa ang DPWH, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, barangay workers, at mga pribadong kumpanya. Karamihan ng mga nakuha, plastic at styrofoam materials. Halos 600 sako ng basura ang nakalap ng mga volunteers sa estero ng Maynila. Ang mga nakatira dito sa estero de Magdalena ay dinala na sa 13 Martires sa Cavite. Kung mapapansin ninyo, luminis na ang estero at nagkaroon na ng mga halaman dito sa paligid. Kasalukuyang isinasailalim ang lugar sa rehabilitation. May ilan pang naiwang mga residente sa tabi ng estero nang aming itong bisitahin. But of course, syempre, kailangan naman din sa mga kaya nga sa akin, mas importante kung bawat citizen na meron silang solid waste management. Recycling, lagi naman natin ginigit yan. Pero at the end of the day, it's also a lifestyle change na dapat yung mga babayan natin. Instead na gumamit ng sobrang sachets, single-use plastics, isa na bawas-bawasan. O di kaya, yun nga, subukan nilang mag-recycle. Otherwise, kakaroon pa rin pa rin ng mga basura dun sa estero. Ayon sa Foreign Assistance and Special Projects Service ng DENR, mahigit 52,000 na puno ang pinuputol araw-araw. Mahigit 47,000 hectares kada taon. Triple ang bilang kumpara sa laki ng Quezon City. Ano nga ba aksyon ng gobyerno dito? Taong 2001, ay isabatas ang Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Layunin nito ang pangalagaan at protektahan ng wildlife resources sa ating bansa. Malaki ang itutulong ng mga puno. Sila ang nabibigay ng mga oxygen at sila din ang absorb ng mga carbon dioxide. Sila din ang nagpapatibay ng mga lupa at tinitira ng mga wildlife. Nido, Palawan, Pattaya, matapos pagtatagain ng isang forest ranger. Ang 44 na taong gulang na forest ranger na si Bian Benito Severino Vigila Jr. ay pinaslang ng 6 na illegal loggers sa El Nido, Palawan noong September 4, taong 2019. Sa 8 magkakasunod na taon, ang Pilipinas ay binansagan bilang worst place in Asia for land and environmental defender. Umabot ng 29 ang patay matapos protektahan ng kalikasan. Yeah, deadliest place nga daw ang Pilipinas for environmental defenders. So hindi lang forest rangers, kundi yung mga bantay-dagat. Ang importante talaga is support galing sa government. Kakaunti ng forest rangers natin. Parang I think on the average, dapat ang ideal is one forest ranger to 1,000 hectares of trees, forest trees. Ayan eh. Pero sa ngayon yata, parang 1:10,000. Sa akin kasi importante is yung community support. Mababawasan kasi yung pagpaslang ng mga environmental defenders. Kung yung community mismo, kakampi nila. Ang pagbaha ay tila normal na lang sa atin sa Pilipinas. Pero ang hindi normal, ang pagtaas ng baha kada may bagyo. Ayon sa pag-aaral, 12 centimeters o 5 inches ang itinaas ng sea level ng Pilipinas sa nakalipas na 2 dekada. Tubig ang isa sa bumubuhay sa mga nilalang sa mundo. Pero paano kung dumating ang oras na tubig rin ang bumawi ng mga binubuhay nito? Kung patuloy ang pagtaas ng dagat at temperatura, posibleng lumubog ang ilang sikat na lugar sa bansa kabilang ang Intramuros, Luneta,
Binondo at iba pang lugar. 30% daw ng Metro Manila, Metro Cebu also, will be underwater by 2040. So sa akin talaga, paghandaan yon. Sa ibang bansa, may mga dikes na sila. Nagkawa lang talaga sila ng mga dikes. I know also in other provinces, yun na yung mga projects na may care. But yun yan, ang talagang pinaka-solution niya is siguraduhin. Labanan mo yung climate change. Kailangan pa ba nating antayin ng danyos o kaya ibayuhin ng mga unos para tayo ay kumilos? Kailan ba natin mapapahalagahan ang inang kalikasan? Kailan wawakasan ang maling pamamaraan? Beautification o long-term solution? Yan ang biggest question ngayong administrasyon. Ilang buhay pa ba ang magsasakripisyo para harangin ang iligal na pagdudroso? Ilang kagubatan pa ba ang makakalbo para sa pagbabago? Walang kaligtasan pag nagiganti na si inang kalikasan. Walang maliit na paraan kung tayo ay magtutulungan upang pigilan ang pagkawasak ng ating tahanan.